Sa pag-aaral ng GMA News Research, lumalabas na ang mga election hotspot kung saan madalas na iuulat ang mga karahasan tuwing eleksyon, balwarte rin ng mga political clan. Ang mga probinsya namang may pinakamaraming private armies, pinamumunuan din ng mga naghaharing pamilya. May special report si Chino Gaston. Kahindik-hindik at nakaririmari. Idinuturing na pinakamalalang insidente ng election-related violence sa bansa ang pagpaslang ng halos 60 tao dito sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao. Pero kung tutuusin, hindi nag-iisa ang Maguindanao Massacre sa mga makapanindig balahibong insidente ng karahasan sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. At gaya sa Maguindanao Massacre, sangkot din sa mga ito ang ilang nagaharing angkan ng mga politiko sa bansa. Sino nga ba ang makakalimot sa nangyari noon kay Moises Padilla? Taong 1951, ilang araw siyang tinorture at ibinandera sa publiko bago tuluyang pinaslang ng mga armadong grupo. Ito lang ang plaza namin dati. Dito siya sumuko, dinala siya dito. Dito binitin siyang patibarek, buhay pa siya. Tinusok ang kanyang ari. Pagkatapos, tinanggala ng mata. Ang tanging kasalanan ni Moises Padilla, nangahas daw siyang tumakbo bilang alkalde sa isang bayan sa Negros Occidental na matagal nang hawak ng pamilya ng nooy gobernador na si Rafael Lacson. Sa huli na sentensyahan, Masilla Electrica si Lacson at 22 pa niyang kaalyado. Dekada 70, 2 barangay sa Ilocos Sur naman ang sinunog ni Bingbong Crisologo matapos patayin ang kanyang ama na mga pinaniniwala ang kalaban ng kanilang angkan sa politika. Sisya lang ang nagpakastang, nagiging kakapsa ko, nagsina-sina kami. Kagyaman na laki na po Diyos, na tahan ko mamakukuan na maulit. Nilangin. Ah, hindi totoo yan. Na, may nasunog, pero hindi ako sumunog. My father was just assassinated, so kala nila akong susunod. It was to eliminate me from the political scenery in other province. Hinatulan si Crisologo ng habang buhay na pagkabilanggo, pero kalaunay nabigyan ng pardon. Ngayon, pangatlong termino na ni Crisologo bilang kinatawan ng Quezon City. Nang pumutok ang EDSA Revolution, sumibol ang pag-asa ng pagbabago. Hindi lamang sa anyo, kundi sa pamamalakad din ng gobyerno. At sa nooy bagong tatag na saligang batas, tahasan ang ipinagbawal ang mga dinastiya sa bansa. Pero makalipas ang halos 3 dekada, sa halip na mawala, namamayagpag at tila mas masigla pa ngayon ang mga political clan. Sa political clan database ng GMA News Research, 9 sa bawat 10 probinsya o 90% ng mga probinsya sa buong bansa may nagaharing pamilya. There's a rich literature in our political science field about the original source of power of dynasties. There's this literature, for instance, pointing out to guns, goons, and gold. At ang dahas na pakanaraw ng ilan sa mga angkang ito, nagpapatuloy. When you have a lot of really poor law enforcement and poor governance, the force of violence can be used. It is expected na those people who have political and economic interest to protect, then they have to find a way to have their private armies. Nagkakaroon ng labanan, doon rin sila gumagamit na ng mga pamamaraan para ma-intimidate, ma-coerce, no? Or ma-persuade yung mga electorate to vote for them. Sa political clan database ng GMA News Research, halimbawa, lumalabas na ang mga election hotspots o mga probinsyang nababalot ng karahasan tuwing panahon ng eleksyon ay halos baluarte din lahat ng mga political clan. Noong eleksyon 2010, may 180 insidente ng karahasan ang naitala sa buong bansa. Sa 55 patay, 22 ay mga politiko habang 4 ang kandidato. Mahigit kalahati naman sa mga biktima, pawang sibilyan at supporter ng mga politiko. This is sad. In this day and age, in our country, one would expect a lot more that you can no longer have those kinds of instances, right? But still, we struggle with that in some parts of our country. Matapos mangyari ang Maguindanao Massacre noong 2009, agad binuo ng gobyerno ang Zena Rosa Commission para siyasatin at buwagin ang mga private army sa buong bansa. Lumabas sa pag-aaral na bukod sa Maguindanao,
14 pang probinsya sa buong bansa ang may pinakamaraming private armies. At lahat sila pinamumunuan ng mga political clan. Not only in Maguindanao but all over the country. In many parts of the country, there are also warlords. The presence of the private armies sow fear in the hearts and the minds of the people. Sina Dagar at Husam, di nila tunay na pangalan, minsan raw naging mga kasapi ng private army ng isang angkan sa Maguindanao. Labag man sa kanilang kalooban, mahirap daw ang tumanggi. Tinutukan na ng 45. Sabi niya, kung hindi ka sumama sa amin, ito lang ang buhay mo. Magkatanggap kayo ng allowance ng buwan-buwan na 2005. Hindi ko sasali kay ayaw ko sa konba. Pagbalik nila, tinakot nila kami. Sa mahigit 2 taon raw nilang pagiging pribadong sundalo, malinaw ang utos sa kanila tuwing eleksyon. Kung eleksyon na bukas, ngayon gabi, pilitin yung mga tao ba, takutin para sila lang mga mabuto ba. Basta kung makita ang lumalaban sa kanilang ng kandidato, ang utos nila, barilin namin lahat. Ang mga ganitong banta ng karahasan ang dahilan kung bakit hanggang nitong Hulyo, mahigit 10 probinsya na ang binabantayan ng PNP dahil sa mga posibleng insidente ng gulod dulot ng maingit na labanan sa eleksyon. Ang malinaw, hindi lang kapayapaan ang nauulila sa tuwing may insidente ng karahasan. Kasi if violence and conflict characterize your place, then who wants to do business there? Who wants to invest there? Who wants to stay there and live there and be a taxpayer there? Who wants to raise their kids there? Sino ang matitira? Yung mga taong hindi makaalis. Sino ang mga taong hindi makaalis? Yung pinakamahihirap. Chino Gaston, GMA News.